baka naman gusto mo nang simulan ang iyong pag-iinvest. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Kaya naman, naglista ako ng top 5 affordable practical investments na maaaring simulan ng kahit sino. Pwedeng-pwede talaga ito para sa lahat. Ano-ano ang mga ito at paano simulan upang ang 2020 mo ay magiging pinto tungo sa masaganang kinabukasan. Yan po ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Susunod na! Number 1 ay equity type of mutual fund. Basically, ito ay isang paper asset investment na kung saan ang portfolio comprises of blue chip or top companies dito sa Pilipinas katulad ng mga ito. Kaya kung nais mong maging shareholder sa mga kumpanyang ito this year, the very basic way na maaari mong gawin ay magiging investor sa isang equity type of mutual fund. Oh, and by the way, the person who manages the so-called portfolio is the fund manager. This fund manager who is an expert, siya po ang nagde-decide kung anong kumpanya ang ilalagay doon sa tinatawag nating portfolio. At siya po talaga yung nagmo-monitor. Siya po yung nag-work behind doon sa portfolio para sa ating mga shareholder. Alam mo ba kung magkano mo pwedeng simulan ito? Maaari kang makapag-umpisa sa halagang 1,000 pesos. Yes, ito po yung minimum initial investment for this equity type of mutual fund. At kung ito ay gusto mong dagdagan, ang minimum na maaari mong pang-top up ay 500 pesos. Ngayon, kung ang itatanong mo, kailangan ba talagang magdagdag doon sa aking equity type of mutual fund investment? Ito ang sagot ko sa iyo. Bakit mo ba gustong mag-invest in the first place? Again, you have to anchor your investment with a specific purpose or goal. Another thing to remember is, pagka sinasabi natin mutual fund investment, ang binibili mo ay shares. Kaya nga yung pera mo na ko-convert into shares. Kaya ka tinatawag na shareholder. So don't expect for a monthly payout. Yung mga magtatanong, magkano po ang magiging earnings ko dyan, yung payout ko dyan every month, kung ikaw po ay nakapagsimulang mag-invest 3 months pa lang, 6 months pa lang, tapos wala kang balak na magiging consistent or long-term investor. Hindi po ito bagay sa'yo kung ito yung iniisip mo, yung monthly payout kaagad. Dahil this type of investment ay bagay or suitable for those person na merong long-term goal. Yung tipong kailangan niyo yung pera na nilalagay niya sa kanyang mutual fund investment sa 2030 pa, sa 2040 pa, sa 2050 pa, hindi yung mamayang 2020 na, December, hindi pwedeng ganun. Halimbawa, pang-retirement fund mo, kasi 20 years old ka pala ngayon, magre-retire ka, 2050. Bagay itong equity type of mutual fund. Or, kung ikaw naman, 45 years old, gusto mo, bumili na ng sarili mong bahay, 5 years, 10 years from now, pwede rin itong equity type of mutual fund investment para dyan sa specific purpose na yan. Hindi pwede yung 1,000 pesos, isang bagsakan lang, tapos gusto mo kaagad nakitaan ng malaking pera. No, hindi ito ganon. Kasi kung yan ang nasa isip mo, hindi po ito bagay sa'yo. At syempre, dahil sinabi ko na ito ay paper asset investment, pwede ba itong malugi? Of course, may mga pagkakataon na makakaranas talaga ng pagkalugi itong ating equity type of mutual fund investment. Kasi ang kanyang return ay magbe-based sa performance ng stock market. Remember, ang mutual fund po ay indirect stock market investing. Kaya kung halimbawa, makakaranas
karanas ng pagkalugi, yung buong stock market, yung ekonomiya natin ay down, syempre, maapektuhan din ang ating return or kita. Now, kailangan mo bang magpanik kung ito ay lugi? Well, kung naintindihan mo ang concept ng mutual fund investing, syempre, hindi. You will see those down as an opportunity to buy more shares. Again, padamihan kasi ng shares ang labanan sa mutual fund investment. May age limit ba ito? Wala. Kung ikaw buntis ngayon, yung bata na sa sinapupunan mo, pagkalabas niyan gusto mong i-open ng mutual fund? Pwede! Naka-ITF or interest form. E paano naman kung ilang dekada nang nakalipas sa kalendaryo ang edad mo? Pwede pa rin. Again, ito ay bagay talaga sa mga long-term type of investor. Anong requirement to open a mutual fund account? 2 valid IDs plus TIN number. Compulsory po ang TIN number. No TIN number, no mutual fund account. Number 2, Kaiser Ultimate Health Builder. Ang 3-in-1 plus 1 investment. Sa pangalan pa lang, solve ka na. Kasi itong Kaiser 3-in-1 plus 1 account ay binibigyan ka ng pagkakataon upang masimulan mo ng tama, mabuild ng strong and solid yung financial foundation mo. Why? Kasi pag sinasabing Kaiser 3-in-1, may insurance ka na, may healthcare ka pa, wow! May investment ka din. During sa panahon na ito ay iyong pinag-iipunan, may healthcare benefit ka na. Meaning, kung ikaw ay maospital dahil nakagat ng aso or na dengue, covered ka na. Ito yung unang shield mo or solusyon sa unang what if na paano kung magkasakit during sa time na ikaw ay nag-ipon pa lang. Hindi mo magagalaw ang iniipon mo kasi may healthcare coverage ka naman eh. Reminder lang ha, pre-existing illness ay hindi kasama during sa first 7 years na ikaw ay nag-iipon. Ito yung mga example ng mga pre-existing illness. At eto pa, habang ikaw ay nag-iipon din, knock on wood, tinawag ka na ni Lord, aba, hindi magiging kawawa ang pamilya mo kasi may insurance coverage ka pa. Alam mo bang kahit 1 month o ilang months pa lang na ikaw ay nag-iipon? Basta, hindi pre-existing illness ang sanhi ng iyong pagkawala sa mundong ito, ay may matatanggap ang pamilya mo. Plus, no need na for them to pay the remaining balance at automatic pang matransfer sa beneficiary mo ang healthcare benefits. Kung ang sanhi ng iyong pagkawala ay aksidente, times 2 ang matatanggap ng pamilya mo. 7 taon mo lang ito kailangan pag-ipunan. After that 7 years of saving, tadaan, tapos ka na. You will now wait for that account to grow, to accumulate interest, to yield interest or income para ma-enjoy mo pagdating ng maturity. Kaya nga, itong Kaiser 3-in-1, maiging panimula. Dahil kung umabot ka man ng katandaan sa mundong ito, yung what if you live too long ba? No need for you to ask too long from your anak or to anyone dahil you have your own fund. How much can you start for this? As low as 88 pesos per day or 2,647 pesos per month basta your age is below 40 years old. Now, here's the price per age bracket. Anong requirements and how to apply? You can immediately avail this online using the link and completely fill out the whole application with that video tutorial na nandyan sa description box below. Number 3, direct stock market investment. Kung sa tingin mo, kaya mo nang mag-monitor and you know what to buy and how or when to sell your shares of stocks sa direct stock, then you might consider stock market investing. Remember lang, there are 2 types of person kasi sa direct stock market. Actively trading or long-term investor din. Kung halimbawa, you want to actively trade, tipong magmo-monitor ka. Magba-buy and sell ka talaga every minute, every hour. Make sure alam mo yung mga technical analysis na tinatawag,
and other informations that you need to know bago mo gawin yung pagiging active trader. If you're a type of a long-term investor sa direct stock, maaari mong piliin mga blue chip companies lang din. Ngayon, it's up to you when to sell those shares. Minimum na pwede mong ipang-open ng stock account ay 5,000 pesos. Now, when I say open an account, this doesn't mean na may hawak ka ng kumpanya or you own shares agad. No, this fund na pinang-open mo will be your fund to buy shares. Meaning, this will be your buying power. Gagamitin mo ito to trade or buy shares of the company na sa tingin mo ay magandang i-hold for 3 years, for 5 years. Again, depende sa iyong risk appetite and time frame. Now, it's up to you how much return do you want kasi magkakaiba ang bawat isa. There are people na okay na ang 15% return, then once ma-hit na ang target return, ay kiniklik na ang sell. But there are people na mababa yan, so they wanted more. Again, you need to actively check on this. Kaya this requires full attention from you. Personally, I always buy blue chip companies dahil I am a long-term investor too sa stock market investing. Number 4, Superterm Boost 18. Kung ikaw ang nais mong investment ay personalized or flexible, yung maaari mong gamitin for insurance, then meron din siyang investment, then maaari mo din siyang magamit as an emergency fund, Most 18 ang bagay para sa'yo. Dahil itong Most 18 ay 2-in-1 plus 1. All of them, paano mo malaman kung magkano ba talaga ang insurance coverage na dapat kunin mo? You just have to multiply 10 to your annual income. Kung magkano ang sagot, yan po dapat ang kuhanin mong insurance coverage. Now, this Most 18 super term, mababa ang magiging premium na maaari mong bayaran. At ang iyong coverage ay mataas. Of course, depende ang rates sa age mo at doon sa plan na kukunin mo. If you want to have a higher insurance coverage, dahil nga, bakit ba natin kailangan pala ng insurance? Of course, you want to protect your family. Kung halimbawa may nangyaring masama sa'yo, hindi naman sila mag-struggle financially. Kaya gusto mo na malaki yung protection or insurance coverage mo. Now, dahil nga multiple option super term ito, pwede mo itong gamitin as an educational fund or for your retirement fund. At nabanggit ko nga kanina, you can use this as an emergency fund then. Why? Kasi nga, hindi lang naman premium amount yung pwede mong ibayad. You can add up. Kasi meron tayong tinatawag na PDF or premium deposit fund dito sa Most 18. Now, this premium deposit fund or the PDF, ito yung investment fund na maaari ding mag-grow. Ngayon, kung mas madaming amount or mas nag-i-invest ka, nagta-top up ka sa iyong PDF dito sa Most 18, syempre, lumalaki or lumalago yun. Hanggang kailan mo lang ito babayaran? Technically, 18 years. But, kung malaki ang iyong PDF amount, ibig sabihin, once in a while, talagang nagbagsak ka ng pera doon, maaaring hindi buong 18 years ang pagbabayad mo kasi mag-automatic na bayad, mag-automatic deduct yung premium payable mula or galing doon sa PDF amount. Take note lang, hindi ka pwedeng magdagdag ng iyong investment fund more than doon sa iyong face amount. Paano ka makapagsimula? You can apply this Most 18 using the link and video tutorial na meron sa baba, yung instruction na nasa baba. At magkano naman ang panimulang investment dito? Magpili ka kung magkano ang face amount na kukunin mo and i-multiply mo doon sa rate per age mo. Plus, 6,000 pesos minimum para doon sa investment fund plus 500 pesos for the policy fee. Itong policy fee ay one time lang for the next 18 years. Number 5, bond fund or money market fund.
Ito ay bagay sa iyo kung ikaw ay isang conservative type of investor. Yung tipong dalagang Pilipina, ka na investor ba? Dahil bakit? Siyempre, yung portfolio nitong bond fund or money market fund ay mga assets na kung saan low risk. Katulad ng mga ito. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din this 2020 ay makapili na ng affordable, practical investments na bagay sa kanila. At kung nais mong mag-invest ng financial education, which is very important bago ka talaga magsimula, pwede kitang turuan. Umattend ka sa aking free live webinar every Tuesday and Friday, 8:30 p.m. Philippine time. Or magpunta sa office for the actual orientation. Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. At huwag din kalimutang patulugin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons dito sa ating channel. May napili ka na bang investments na sisimulan mo this 2020? Comment mo na sa ating comment box below. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone, and always remember, God loves you.